Ayan, taas ang kamay ng magmula bata. Tingin mo talaga, mahiyain kang humingi. Taas kamay, pwedeng sumagot. Taas ang kamay, magmula bata ka, nahihiya ka ng humingi talaga. Nahihiya kang mamasko. Nahihiya kang humingi ng baon. Nahihiya kang humingi ng ano, ng pagkain. Some of us, di ba, meron talaga tayong ano, natural na hiya sa mga buhay natin. Yeah, may, some of us, meron talaga tayong mga pagkakataon na ayaw nating humingi. That's why ang title ng message po for tonight is Jesus is our King, asking the King. Okay? Dahil ang Diyos ang hari natin, kinakailangan humingi tayo sa Kanya. Sabi ng Matthew 7, 7-8, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and will be opened to you. Diba? For everyone who asks, receives, and he who seeks, finds, and to him who knocks, it will be open. Sabihin mo agad, praise God. Yan. Bakit? Dahil bungad pa lang, sinasabi dyan ng Matthew 7, kapag humingi ka, ano daw? Bibigyan ka. Kapag ikaw ay humanap, makakatagpo ka. At kapag naman ikaw ay kumatok, pagbubuksan ka. Diba? Sabi ng verse 8 kasi, for everyone who asks, receives. Diba? Sino man ang humingi, makakatanggap. Hindi nyo ata narinig yun. Sino man ang humingi, makakatanggap. Yeah! Ulitin ko para matanggap ng spirito nyo. Sino man ang humingi, makakatanggap. Yeah! Diba? Sino man ang humingi ng 1,000, makakatanggap. Yeah! Diba? Sino man ang humingi ng kagalingan, makakatanggap. Yeah! Diba? Sabi nga dyan, and he who seeks, finds, and to him who knocks, it will be open. Diba? Ngayon pa lang yung verse na yan, ilagay mo na, i-deposito mo na sa puso mo, nang sa gayon, magkaroon ka na ng confidence, diba, na humingi sa Panginoon. Diba? Ganyan kabait ang Diyos na sinasabi niya, sino man ang humingi, pagbibigyan. Baka hindi pa kayong kontento. Mark 11:24. Therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and you will have them. Ulitin ko, and you will have them. Amen. Ina, you will have them. Amen? Diba? Sabi nga dyan, whatever things you ask, anuman ang hilingin mo, mapapasayo. Kapag naniwala ka, mapapasayo. Amen? Matthew 21:22 says, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Nakakailang verse na tayo? Pangatlo na yan. Diba? Sinasabi dyan ng Panginoon, sino man ang humingi, ano man ang hingiin, matatanggap. Di ba? Basta sa pananalangin, maniwala ka lang, matatanggap mo yan. Naalala ko si Ina dati, pinagpe-pray namin siya, bagsak siya ng bagsak, pero ganun pa rin siya kapag tumatayo. Yung bibig niya, gumaganon pa rin. Di ba? Pero nung time na sinabi sa akin ni Lord, sabi mo sa kanya, lumuhod siya, siya na yung humingi ng healing niya. Alam niyo, maya-maya, sabi sa akin ni Mama, nak, si Ina magaling na. Bakit? Kasi whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Amen? Kapag hiningi mo, matatanggap mo. Praise God. Diba? And John 14:13, sinasabi ni Lord to lahat, ha? Whatever you ask in my name, send the light, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Amen? Diba? Ano man ang hingin mo, diba? Sabi, sa pangalan ko, gagawin ko yan. Di ba? Nang sa gayon, ang Ama ay mag-glorified sa pamamagitan nun. Grabe, no? Ano daw ang hilingin sa pangalan ni Jesus? Di ba? Gagawin niya. Di ba? Sa Old Testament nga, may sinasabi ang Panginoon, di ba? Command ye me. Di ba? Sabi, utusan niyo ko. Di ba? At ibibigay ko sa inyo yung hinihiling niyo. Tapos naalala ko si Nicole nga, nag-share doon sa GC ng care group, nang tungkol sa pagsiserve pala ng ano, kahit ako hindi ko nabasa yon. Na sa gospel, merong sinasabi doon na kapag ang isang tao ay naging tapat, pagdating niya doon sa langit, di ba? Mag-aano, parang magsusuot si, ano, si Lord ng apron, tapos maglilingkod siya.
Diba? Tapos nung nabasa ko nga sa verse na 'yon, aba oo nga no. 'Di ba? Kaya nga sinasabi nung ano, nung nasa It's Supernatural, kung paano kitang pinaglingkuran ngayon, babalik ka doon sa earth at maglilingkod ka ulit. 'Di ba? Alam niya si Lord, gusto niya utusan natin siya. Gusto niya mag-demand tayo sa kanya. Gusto niya humingi tayo sa kanya. Kaya ngayong gabi na 'to, 'di ba? Isa lang ang mensahe natin. Ano yung sinasabi doon? Humingi tayo sa Diyos. Ask and it will be given to you. Next naman, John 15:7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask whatever you wish, what you desire, and it shall be done for you. Amen? Tad-tad ka na ng verse, no? Diba? Kasi nga, sabi, sino man ang mag-abide kay Lord? Kapag humingi siya, diba, ng gusto niya, it shall be done for you. Amen? Diba? Kaya ano man ang kinakaharap mo ngayon, dahil nasa prayer meeting ka, mapalad ka. Diba? Dahil nasa prayer meeting ka, pinili mong mag-prayer meeting, matatanggap mo yung hinihiling mo sa Diyos. Amen? That's the purpose of prayer meeting. And John 15:16, same Lord, same King ang nagsasabi. You did not choose me. Hindi niyo ako pinili. But I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should remain. That whatever you ask the Father in my name, He may give you. Diba? At sabi nga dyan, John 16, 23-24, and in that day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Diba? Ano man ang hilingin mo sa pangalan ko, ibibigay ng Diyos Ama. Ibibigay ng Diyos Ama. Sabi mo nga sa katabi mo, ibibigay ng Diyos Ama. Diba? Kaya magkano ang kulang mo, hingin mo sa Diyos at ibibigay ng Diyos Ama. Amen? Diba? At sabi nga dyan, until now, you have asked nothing in my name. Diba? Kayo, payag ba kayo ng ganon? Until now, Aaron, you have asked nothing in my name. Sasabihin sa'yo ni Lord, until now, AJ, wala kang hinihingi sa akin. Pero ang sinasabi ni Lord, ang sabi dyan, ask AJ and you will receive that your joy may be full. Diba? Sabi dyan, humingi ka para sumaya ka. Diba? That your joy may be full. Akala nyo walang ganyan sa Bible, no? Kaya tamad tayo mag-pray. Kaya tamad tayo humingi. Kasi akala natin ang Diyos madamot. Tama? Pero ang sinasabi ng Diyos ngayon, ask that your joy may be full. Diba? Para nang sa gayon, pag uwi mo, nakasmile ka na. Pag uwi mo, nakangiti ka na kasi alam mo that God answers prayer. Amen? Diba? And then next naman, sabi nga dyan, James 1:5. O, sino ang walang talino? Sino ang walang dunong? Sino ang parang gusto ay makatapos ng pag-aaral ng maayos, mataas ang grado? Sabi dyan, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Humingi kayo sa Diyos. Bakit? Kasi who gives to all liberally and without reproach. And it will be given to him. Diba? Nagbibigay kasi ang Diyos liberally. Ibig sabihin, malaya siyang nagbibigay. Talino, gusto mo, Jess? Dunong, gusto mo, CJ? Diba? Kaya nga, ang sabi ko nga sa inyo, ang mga my day na ng mga magulang nyo ay ang tataas ng grado nyo. Praise God. Bakit? Kasi kaka-declare natin. Diba? Yun ang panay my day nyo, panay card nyo, panay grade nyo. Praise God! Diba? Siguro sa isip-isip ng iba, sana all, sana ako rin. Diba? If any of you lacks wisdom, if any of you lacks 95, diba? Sabi, let him ask of God. Ikaw ba ay litong-lito? Ikaw ba ay hindi mo alam kung anong gagawin mo? Anong decision mo? Nalilito ka kung mahal ka ba o mahal mo siya? Ano, 'di ba? Sabi, let him ask of God. 'Di ba? Kung merong kailangan ng wisdom sa inyo, ibigay natin humingi tayo sa Diyos at bibigyan niya tayo. Amen. At sabi nga ng 1 John 5:14 to 15. Now, this is the confidence. Sabihin niyo confidence. Confidence. Dalawang beses pa. Confidence. Yan, that we have in him. Sabi, that if we ask anything according to His will, He hears us. Di ba? Alam nyo, yan ang confidence daw na meron tayo sa Diyos.
na ano man ang hilingin natin, pagkalooban niya, na ano sabi, papakinggan niya tayo. Amen? Kalooban ba ni Lord na pagpalain ka? Amen! Kalooban ba ni Lord na pagalingin ka? Amen! Kalooban ba ni Lord na i-revive ka? Amen! I-restore ka? Amen! Makatapos ka ng pag-aaral? Amen! Diba? Kung yun ang hihilingin mo sa Kanya, He will hear you. Diba? Papakinggan ka niya. So be confident. Diba? Kailangan confident ka kapag humiling ka. Diba? Kailangan wag maniwala ka, wag kang magdududa. Kasi sinabi niya yan eh. Diba? Sabi mo yan. Sabi mo yan, Lord. Diba sabi mo? Diba? Kaya nga tayo, meron tayong written record of the Word of God. Wala pang voice recorder dati. Wala pang iPhone o Android para i-record natin ano man ang sabihin ng Diyos. Kaya it is written. Diba? Ngayon, dahil it is written, kailangan mo siyang basahin. At dahil binabasa mo siya, kailangan mo siyang i-absorb. Nang sa gayon, pag na-absorb mo, ano nang mangyayari? It will manifest na sa buhay mo. Diba? Kaya kapag sinabi mo, talagang binabasa mo, na sa kanyang mga sugat, ako'y nagsigaling. Kahit nararamdaman mo ang katinang lalamunan mo, sa kanyang mga sugat, ako'y nagsigaling. Ako'y gumaling. Diba? Kahit nangangati pa yan, tingnan mo, kakakompes mo ng kakakompes, hindi mananalo yung katinang lalamunan mo. Diba? Bakit? Kasi mas makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang Word of God. Amen? Kaya sabi nga ng 1 John 5:15 din, sabi dyan niya, next, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Amen? Basta kalooban ni Lord, matatanggap mo yan. Stop praying or stop asking God na, Lord, kung kalooban mong gumaling ako, di ba? Gumaling po nawa ako. Stop it. Bakit? Kasi kalooban ng Diyos yan. Di ba? Sabi ng Bible, His reason, di ba, for coming is to destroy the works of the devil. Ano yung works ng devil? To steal, to kill, to destroy. Di ba? Para nakawang ka, para patayin ka, para sirain buhay mo. Ngayon, kung yun pala ang purpose niya ng pagdating niya, paniwalaan mo siya. Diba? Paniwalaan mo siyang gagaling ka, lalakas ka, mapapagpala ka, aayos buhay ng pamilya mo, at ikaw ay sasagana. Hindi ka dyan lang sa sitwasyon na yan. Aangat ka. Diba? He set my feet upon the rock, and now I know that I love you. Diba? Yung tinanggal tayo ng Diyos sa miry clay. Doon sa putik. Di ba? Putik ng kahirapan. Putik na yan. Di ba? Tinanggal tayo ng Diyos doon. Di ba? And He set my feet upon the rock, and now I know, yes, that I love. Lord, I need you. Di ba? Talaga. Nilagay ka doon. Di ba? Niligtas ka. Ang posisyon mo ngayon, hindi na ikaw yung mahirap na rap. Hindi na ikaw yung naghihikahos na JM. Hindi na ikaw yung mangmang na Altea. Matalino na. Di ba? Sagana na, mayaman na. Amen? Magwi-withdraw ka lang, tapos matatanggap mo na yon. Amen? Baka sabihin nyo, extreme ha? Pero hindi ako yung nagsasabi niyan. Bible. Lagi sinasabi ni Oral Roberts yon. Kapag sinasabi nyo sa akin, extreme ako, pag sinasabi niya sa akin, bulaan ako, kayo mismo magbasa. Hindi ako nagsabi niyan. Ang Diyos ang nagsabi niyan. Amen? 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 Diba? Pumunta ka ba ng prayer meeting para ma-down? Hindi. Pumunta ka ng prayer meeting para lumakas loob mo, diba, na manalangin at para ikaw ay magkaroon ng confidence na mag-approach sa throne of grace. Amen? And next naman, sabi nga dyan ngayon, ano ang problema? Andiyan na ang mga verse. Di ba? Andiyan na ang mga sinabi ng Panginoon na humingi tayo, bibigyan niya tayo. Ano ang mga problema? Ito nga. Yung iba, ayaw humingi. Di ba? Pakipot pa. Yoko. Diba? Masyado ng marami. Iniintindi ang Diyos. Pangalawa, hindi humihingi. Kasi hindi sila informed. Di ba? Kaya sabi nga, without knowledge, people perish. Kasi hindi nila alam, kaya hindi sila humihingi. Pangatlo, alanganin humingi.
Diba? Mga alanganin kasi hindi nila kilala ang Diyos na ganun pala ang Diyos mapagbigay. Kaya alanganin. O, nasasalamin nyo na sarili nyo kung alin kayo doon. Yung iba, nahihiyang humingi. Kasi akala nila ang Diyos, Diyos lang, period. Kaya ano, nahihiyang humingi. Pero diba, sabi ng Bible, ang Diyos, ama din natin yan. Through Jesus Christ, pwede natin siyang tawaging ama. Pwede tayong mag-cry out, Abba Father. Kasi meron na tayong spirit of adoption. Ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Kaya yan ang sinasabi ni Jesus, huwag kayong magalak dahil nagsisisuko sa inyo ang mga demonyo. Magalak kayo kasi bakit? Ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Diba? Yan ang sinasabi dyan. Yung iba, takot humingi. Bakit? Kasi akala nila, diba? Sisingilin sila ng Diyos. Merong mga kapalit. Diba? Takot humingi. And also, huwag sana kayong ganyan. Yung iba, tamad humingi. Yung gusto, isusubo na lang. Diba? Yung humingi. Basta, bahala na si Lord. Diba? Kaya, mayroon tayong mga tinatawag na come what may. Diba? Na mga tao. Bahala na kung ano dumating. Come what may. Diba? Kaya wag niyong prinsipyong ganun, ha. Alisin natin yung mga prinsipyong ganun. Yung bahala na si Batman. Diba? O bahala nga si Batman dyan. Lagot ka. Diba? May exam, bahala na si Batman. Di. Bahala na si Lord. Si Lord, sabihin mo kay Lord kung ano yung gusto mo. Lord, gusto ko 45 out of 50. Oh. Kung hanggang doon ang faith mo eh. O kung ang faith mo, Lord, 48 over 50. Diba? O si Romy, 48 Lord over 200. Oh, basta kung yun ang faith niya, go. Diba? Yan ang mga problema. Diba? Kaya naalala nyo yung sinasabi ng James 4:2? Bakit daw wala tayo? Bakit wala daw yung mga tao? Bakit? You do not have because you do not ask. James 4:2. Simple. Diba? Bakit wala kang ano? Ba't hindi ka gumaling-galing ngayon? Bakit? Kasi hindi mo hinihiling. Diba? Ba't nagkukulang ka? Kasi hindi mo hinihiling. Bakit panay ganyan na lang natatanggap mong budget? Baka kasi tamad kang humiling. Humingi. Diba? Kaya ngayon, binabago na ng Diyos. Nag-ooperate siya. Habang nagsasalita ako ngayon, inooperahan na ng Diyos yung mga isip nyo. Nagkakaroon na kayo ng mind transplant. Diba? Na pinapalta na ng Diyos yung mga isip natin. Ah, ganun pala. Kaya pala wala akong trabahong ganito kasi I do not ask. Kasi merong itinanim ang mundo sa atin na keso ganto tayo, keso ganyan tayo. 'Di ba? Kaya nga nakakatuwa yung sinasabi nung si Andrea ba nag-send sa JC noon ng Pilipinas, nararamdaman ni Benny Hinn, tataas ang ekonomiya. 'Di ba? Mare-restore. Tapos kumbaga magkakaroon ng change sa government. Oh, paniwalaan niyo 'yon. 'Di ba kasi tayo gusto ng Diyos hindi lang baguhin ang mindset natin. 'Di ba? Kundi baguhin ang kalagayan natin. Amen. Pero bago niya mabago yung kalagayan mo, dapat baguhin mo pag-iisip mo. Kasi kung sa utak mo, halimbawa, pag forever ka nang mahirap, forever ka nang mangmang, forever ka nang masasadlak diyan, 'yun ang mangyayari. Pero pag naisip mong bigla, you will arise, tatalino ka, dudunong ka, sisipag ka, magiging spiritual ka, mapapalapit ka kay Lord, lalo, yun ang mangyayari sa'yo. Diba? Kung ang naiisip mo, lagi ka nalang iniiwan ng one-to-one mo, yun ang mangyayari. Pero kapag inisip mo sa sarili mo, kasi nag-fail ako nung nakaraan, pero ngayon, I will succeed. Diba? Next time, magiging tatlo na yan. Tapos 30. Diba? Tapos 300. Ganun yun. Amen? 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 Diba? You do not have because you do not ask. Kaya sinasabi ni Lord yun, bakit? Kasi kailangan, gusto niya, mag-ask ka, humingi ka, humiling ka. Diba? Kaya tingnan niyo tong 1 Peter 5:7. Ano sabi dyan? Cast all your cares or anxiety on Him because He cares for you. Diba? Karil, anong nagbabagabag sa'yo? Jade, anong bumabagabag sa'yo? Sabi ng Panginoon, ibigay mo yan sa akin. Cast all your cares on Him. Kasi nagki-care siya eh. Alam niyo si Lord, humahanap siya at humihingi siya o naghahanap siya sa atin ngayon nang pwedeng mag-share ng burden nila. Gusto niya sinasabi mo yung burden mo.
Gusto niya sinasabi mo anuman ang nag-aalala sa iyo ngayon. Nagpapaalala. Gusto niya 'yon kasi may concern siya sa iyo. May care siya sa iyo. Ayaw niya nung halatang halata na nabibigatan ka, tapos ayaw mo pang sabihin. 'Di ba? Kaya 'yun nung nakaraan nung sa care group, sinabi ko sa kanila eh, bago ako magturo, talagang heart to heart ko sila eh. Ano ba talaga? Gaano kayo ka-honest sa akin? From 1 to 5. 2 po. Bakit? 'Di ba? 3 po. Ah, ganoon. 'Di ba? Kasi alam mo na mayroong sikreto. Alam mo na mayroong mga tinatago. Ayaw pa sabihin. Alam mo, ganun din si Lord. Sabi mo na, Jonathan, kulang kang 300, no? Gusto niyang malaman yon. Pero unless, hindi mo sinasabi na, Lord, kulang pa ako 300. Sige na, magpa-Friday na. Di ba? Sabi mo sa kanya. Di ba? Malay mo, may hipuin siyang tao. Pero sabi ni ate mo, wala na daw awa ngayon. Pero ang Diyos, may awa! Hallelujah! Di ba? His mercy endures forever! Amen? Amen? Ang tao hanggang dun lang. Oy, hanggang 500 ka lang. Wala nang awa-awa. Susunod. Pero ang Diyos, di ba? It endures forever. His mercy endures forever. Kaya, huwag ka munang lapit sa tao. Huwag ka munang, Tishel. Di ba? Huwag munang ganon. Lord muna. Lord. Ganon. Di ba? Kasi mamaya mo, padaan-daan ka lang dyan. Pakanta-kanta ka ng ano, ibabalik, siksik, biglang may nakita kang wallet, no? O pag tingin mo, ay, walang ID. Uy, walang pangalan. Aking ka na. Diba? Mga ganun. Diba? Pero yun lang ha, kapag kunwari may pangalan o may ID, doon yung ibabalik. Diba? Pero pag wala pang, uy, it's for me. Diba? Sa akin pala yun. Diba? So yun, okay? Kaya, alam niyo, cast all your cares on Him, for He cares for you. Diba? Kumbaga, iniintay lang ni Lord na i-share mo sa Kanya. Kasi He is your best friend eh. He is your father. Diba? Parang minsan, kaya nga, ganun si Papa dati, diba? Wala kaming kahiyahiya ni Risa. Kailangan namin ng, 500. Pero ang totoo, 300 lang kailangan namin. Diba? Kasi tatay ko siya. Diba? Pwede akong mangurakot sa kanya, diba? Pero, yun nga, kasi he care for me, diba? Si Papa talaga hindi nang hihingi yan ng resibo. 500? Oh, resibo nga, resibo. Diba? Kasi tatay ko siya eh. Iniisip niya siguro na, kung lokohin man ako niyan, anak ko pa rin siya eh. Di, pang ano niya na yun, pang ipon niya na yung iba, pang pamasahin niya na. O, nakabawi ako dun. Yun nga. Kumbaga, kasi He cares for us. Kaya nga, sabi mo nga sa katabi mo, nag-aalala si Lord sa'yo. Diba? Nag-aalala siya sa'yo, okay? Kaya tingnan niyo to, may mga natututunan. Ako, meron talaga akong spiritual na inggit sa mga to. Parang nanliliit talaga ako every time na kino-compare ko yung sarili ko sa kanila. Pero now, syempre, hindi ko na i-compare. Diba? Kumbaga, parang magiging inspirasyon na lang sila. Kasi itong si Kenneth Copeland, kilala siya sa large amount. Pag sinabing large amount talaga. Hinihingi niya kay Lord. Gusto niya, kunwari ngayon, kung sa currency natin, Lord, I want 10 million now. Ganun siya. Kaya kapag inaano, kumbaga parang kapag inaano siya, yan ang faith ko eh. Diba? Ba't kami mga ganyan? Bakit kami mga ganto? Kasi, yun ang hinihingi niya. Diba? Kaya naisip ko, pwede pala yun. Diba? Kasi yun ang faith niya. Okay? O sunod naman, itong si John Newton. Kilala naman siya sa large asking. Diba? Sa mga pangmalakihan na paghingi. Mamaya matutuklasan niya sa conclusion. Bakit niya naisip yung large asking? Hindi pong pag humihingi talaga siya kay Lord, ayaw niya humingi ng maliit. Gusto niya laging malaki. Laging large. Diba? Kumbaga sa fries, go large na po. Oo. Talagang bold na bold niyang sinasabing ganon. Sa soft drinks po, medium o small, large po. Diba? Ganon siya, kung humiling. Ito pa, si Robert Slardon, medyo na-inspired din ako dyan. Diba? Pag tinatanong siya, bakit ka may helicopter? I just ask. Diba? Ang confident. Diba? I just ask. Nanghingi ako. Ba't ka may bus? Nanghingi ako.
Di ba? Ba't kami, $10 million, nangingi ako? Di ba? Nakakaingit. Na, oy, kuninay, bakit kayo may 3,000? Nangingi po ako. O, di ba? Ganun lang. Parang I just ask. Di ba? Ulit, anong problema? We do not ask. Di ba? Hindi tayo humihingi sa Diyos. Eh, pwede naman pala. Di ba? Pwede ka naman palang humingi ng cellphone. Ang humble mo pa, wala po ako cellphone. Nakikisaksak lang po ako ng SIM. Di ba? Eh, pwede naman pala, no? Pwede pala yun. O baka mamaya may makita na naman kayo dun. Uy, cellphone. Diba? O pag ginanon nyo, tapos may profile pic, hindi sa inyo yun. Diba? Dun yun, sa picture na nandun. Diba? So, pero kung halimbawa ang sinasabi na, posible pala. I just ask. Diba? Kaya nga, nakakatawa, sharing yung may kwento nung yung paglabas niya ng pupunta sa parking lot, may gumanon sa kanya ng bag. Pagkabukas niya, panay pera. O yung pala, may sindikato na may sindikato na nung Sunday school pala nila, bata pa lang sila, nung parang sila yuan sila, naturoan na sila mag-tights. Kaya nung naging sindikato sila, di ba? Pabarada sila doon sa church ni Robert Slar doon. Eh, dahil marunong sila mag-tights, ganun. Eh, yun nga. Parang, pero yun nga, naging usapin yun kung tatanggapin ko ba o hindi. Diba? Pero, alam ko tinanggap niya yun eh. Kasi nga, di ba, ano ba yun? Yeah. Kasi parang sa part niya, di ba, kung yung raven nga daw, yung uwak na gamit ni Lord, di ba? O yun, kaya sakto may mga project sila nun. Basta ganun siya, I just ask. Parang sinasabi niya, humingi lang ako, di ba? O sunod naman, si Oral Roberts. Sabi niya, di ba, ang prinsipyo niya, no small dreams, only big dreams. Di ba? Sabi niya, dun sa table niya, wala ditong lalapit na hihingi ng mga small dreams. Di ba? Small prayers. Kailangan dito, mga big dreams lang. Di ba? Nakaka-inspire. Di ba? Tayo, kung makapag-pray tayo, Lord, sige na. Yung kotse kahit karag-karag, no? Basta may service kami. Di ba? May mga ganun eh. Di ba? Lord, sige na. Magki-Christmas party kami. Kahit lang, oh. Kahit yung pandesal lang na binigay dyan, ganyan-ganyan. Di ba? Parang ganun. Kaya dapat dito, nakokorek nga tayo na ask God big. Di ba? Lord, magki-Christmas party mga bata, Jollibee! Di ba mga ganun? Di ba? Sunod, Lord, mag-i-young pro kami, buffet! Mga ganyan, di ba? Kaya nga alam nyo, di ba tayo minsan, may mga ganun tayo parang, lo, sila Ate Mer, ganyan-ganyan. Yung resort, 35,000. Diba? Pero kung iisipin, ang liit lang nun. Di ba? Tapos ngayon, parang stretching nga kasi ang nangyayari sa atin. Marami sa atin na nalalakihan na sa 1,000. Eh, paano ka sasama sa yearn camp? Eh, ang yearn camp, 3,500. Di ba? 4K. O sa 1K pa lang, natataasan ka na. You need to stretch your faith. Amen? Kasi anak ka na ng Diyos. Amen? Sabi mo nga, prinsipin ako. Kung lalaki ka, sabi mo, prinsesa ako. Ganyan. Oh, sunod naman, si Catherine Coleman. Si Catherine Coleman, ang prinsipyo niya? This is for God. So let's make it big. 'Di ba? Kasi magkukrusada siya noon. Sabi niya, ayoko ng 5,000 seaters lang. Gusto ko 50,000. 'Di ba? Kumbaga, pagkatapos ng crusade, puno lahat. Jump pack. Talagang punong-puno. 'Di ba? Kasi bakit? This is for God. So let us make it big. Alam nyo, pag may gagawin tayo sa Diyos, let's make it big. Di ba? Hihingi ka rin lang ng swimming pool. Di ba? Gawin nating malaki. Di ba? Hindi yung para tayong mga... Andyan lang si Juliet, oh. Di ba? Maganda naman, pag nag-swimming tayo, ganun talaga. Hindi yung kagaya na para tayo nasa kasirola na liit-liit ng swimming pool. Di ba? Kumbaga, ini-stretch lang tayo ni Lord.
Di ba? Let's make it big. Di ba? Diba, hihingi ka rin lang ng sweldo, let's make it big. Diba? Hingi kang allowance, Lord, papasok daw ako ng ano eh, ng scholarship eh. Gusto ko, Lord, na ano, allowance, 15 ha, 15. Di ba? Yan, di ba? 15 pesos. Hindi, 15,000, ganyan-ganyan. Di ba? Tapos meron din, na hindi ko lang naalala, may God's general na ganon. Sabi niya, Lord, give me this nation. Na nalimutan ko kung ano yung particular na nation yon, or I'll die. Di ba? Grabe kong humingi kay Lord eh, no? Lord, ibigay mo sa akin tong bansa na to, kung hindi, mamamatay ako. Di ba? O, binigay ni Lord. Di ba? Binigay talaga na naligtas yung bansa na yon. Sa search ko ulit kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pero nabasa ko yan. Dami kasing e-book na nababasa ngayon eh. So ano naman, si Rodney Howard Brown. Ano sabi ni Rodney Howard Brown? Lord, lumuhod siya. Itouch mo ko. Pag hindi mo ko tinouch, ako pupunta dyan. Itatouch kita. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Yung mamamatay siya pag hindi siya tinouch ni Lord. Dapat ganun tayo humingi kay Lord. Lord, touch mo talaga ako. Nag-prayer meeting ako, 40 pa masay ko. Touch mo ako ngayon. Diba? Ayoko masayang tong 40 ko. Diba? Ganun. Diba? At magugulat ka. Tinatch talaga ako ni Lord. Diba? Amen? Amen. Oh, si ano naman? Hindi si Reynard Bonnke. Yung bago siya na mag-missionary sa Africa. Meron eh, merong nanghingi, nalimutan ko yung pangalan. Sabi naman nung missionary na yon, Lord, ibigay mo sa akin yung Africa. Tapos yun, namana na ni Reynard Bonnke, tapos namana ni Daniel Colenda, di ba? So yun, kasi may mga taong humihingi, di ba? Sabi mo nga hingi. Hingi. Isa pa, hingi. Hingi. Hingi-hingi. Hingi. Hingi. Di ba? O tapos ito pa, yung sa President ng Korea, di ba, na pumunta dito sa atin. Lumod siya dun sa Luneta, Panginoon, gawin mo pong singyaman ng Pilipinas yung Korea. Mahirap pa Korea dati. O yan ang nangyari ngayon. Tayo na ang bumibili ng Samsung. Tayo ang mga tumatangkilik sa K-pop. Bawat mga Korean restaurant, andito na. Mas mayaman pa sila kaysa sa Pilipinas ngayon. Bakit? Sa isang prayer lang. Sa isang lood, Lord, gawin mong singyaman ng Pilipinas ang Korea. Diba? So yun, kaya nga alam nyo, natutuwa rin ako kay Ate Mer. Kasi pag si Ate Mer nagpe-pray, nakukuha niya talaga. Hindi ko lang siyang nilagay dyan. Hindi ko lang siya nilagay dyan. Kasi kapag napapansin ko, dyan sa YP kong yan, kapag nananalangin talaga siya, nakukuha niya. Di ba? Limbawa, pag nanalangin, Lord, bigyan mo ko air fryer, nakukuha niya. Lord, bigyan niyo po kung ano ng kabinet, nakukuha niya. Di ba? Lord, bigyan niyo po kung ganito, ganyan, ganyan, nakukuha niya. Kasi bakit? Hindi siya nahihiyang humingi. Alam niya na anak siya ng Diyos. Alam niya na prinsesa siya. Prinsesa? Prinsesa siya. Di ba? At alam niya na ano, na mabait, mapagbigay, di ba? At hindi madamot ang Diyos. Amen? Ganun din si Ate Ruth. Di ba? Nakapag humingi talaga sila, kasi bata pa lang sila, na-educate na sila. God will provide. He is our Father. He is our best friend. Di ba? Kaya tingnan nyo to. Yang kaedad ko. Yang kasing pogi ko. Yeah. Si David Hernandez. Birthday niya ngayon. Ay, ngayon ba o kahapon? Ano sabi niya sa mga, ano, sa mga miyembro niya? Huwag niya na siyang ikumpara sa akin, ha? Alam ko na mas, ano... mas ano, mas chubby ako. Dahil nga, ano sabi niya? Don't beg, just ask. Di ba? Wag na wag, bilang mga anak ng Diyos, ha, sinasabi niya yun, wag na wag kayong manlilimos. Di ba? Humingi kayo, humiling kayo. Bakit? You are children of the King. Di ba? Kasi may mga ganun, Lord, please, please, parang awa mo na. Di ba? Makapag-big. Di ba? Ganun nga rin daw sinasabi niya tungkol sa presence ni Lord. Di ba? May mga time, oo, in-honor naman ni Lord yung yung pagiging desperate. Pero madalas daw talaga, hindi daw nakakatulong yun, yung masyado kang desperate. Sige na Lord, para na siya presensya niyo. Kasi bakit? He never leaves you nor forsakes you. Di ba? Hindi tayo iniiwan at pinapabayaan ng Diyos. Amen? Kahit nga mamaya pag-uwi natin eh, it doesn't mean na iniwan niyo na yung presence ni Lord.
Sasabayan niya kayo pauwi. 'Di ba? Hindi niya kayo iiwan tsaka pababayaan. Gets? Gets? Amen. Kala ko sabihin niyo, ow. Gets, ow. Diba? O ngayon, bakit kasi? Bakit nila alam yon? Bakit ganun sila ka-confident na humiling kay Lord? Alam kasi nila tong Ephesians 3, 20-21. Ano sabi dyan? Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Diba? Sabi ng 21, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Diba? Amen. Ulitin natin. Balik natin dun sa 20. Ano sabi dun? Above all that we ask or think. Diba? Ano sabi? Panay ano yan ha? Superlative. Diba? Kung kayo ay nag-aaral ng English, panay superlative yan. Ano sabi dyan? Exceedingly. Diba? Able na, tapos exceedingly pa, abundantly pa, tapos above all pa that we ask or think. Di ba? Kalimbawa, ang ano mo lang, ang hinihiling mo lang ngayon, Lord, kailangan ko lang po ng cellphone para po pang online. Di ba? Binigay sa'yo ni Lord, cellphone, tapos may tablet pa. Di ba? May mga ganun. Lord, ang kulang ko po 500 para sa swimming. O binigay ni Lord, 1,500. Ba naman? Nakapanlibre ka pa. Di ba? Nakapag-uwi ka pa ng buko pay sa nanay mo. Di ba? Kasi may pambili ka pagdating ng Laguna. Di ba? Naintindihan? Sabi dyan, no? Above all that we ask or think. Yan yung kayang ibigay sa atin ni Lord. Amen? Amen. Kaya alam nyo, posible humingi ng engrande. Sabi nyo nga, posible humingi ng engrande. Di ba? Kaya, halimbawa, kanina, kahit anong tawag nyo, baka itawag nyo sa kanila, desperate faith, strong faith, stubborn faith, kahit ano pang itawag nyo sa kanila, yan lang kasi ang alam nila. Ephesians 3, 20-21. Diba? Exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Yung iniisip mo ngayon, higit pa dyan yung gustong ibigay sa'yo ni Lord. Amen? Kaya sino ang pamilyar kapag nagmamakdo, Jollibee, KFC? Di ba? Sino ang pamilyar sa mga katagang, anything sir? Di ba? Meron pa po? Yun lang po? Ano pa po? Any additional ma'am? Go large na po tayo. Di ba? Alam nyo po, si Lord, ganun din ang ano, tanong. Gab, yun lang? Di ba? Altea, yun lang? Yun lang? Yun lang tingin mo sa akin? Di ba? Pwede tayong humingi ng marami. Diba? Alam nyo ba't maraming may mga tao na ang tatagal mag-pray? Kasi yun. Diba? Lahat ng mga nasa list nila, nihingi na nila. Amen? Ganyan tayo. Okay? Kaya, nung nakaraan, testimony sa akin si Carl, pwede sabihin, nung nakaraan kasi, dun sa, ano nila, sa, tawag dun, sa outreach nila dun sa Bayanan ba o Putatan. Parang, ano, nagugulat daw siya sa ginagawa ni Lord. Kasi meron doon parang lalaki, binigyan siyang ano, pambili ng sesto tsaka mga ano, parang gulat siya. Ha? To make the long story short, ha? Binigyan siya 600, no? 600 para pambili. Maya-maya, pagbalik niya, binigyan naman siya ng 1,000. Para saan po to? O para sa iyan. Wow! Nag-outreach ka lang, may 1,000 ka pa. Di ba? Ang tawag doon, di ba? More than, ano, ano sabi niya? We could ever ask or think. Ano ulit yung Ephesians 3:20? Yan, sabi, above all, yun, above all that we ask or think. Di ba? Yung akala mo 600 lang, tapos biglang binigyan ka pong 1,000, ah, sa'yo yan. Di ba? Tapos ito pa yung magandang balita. Sabi daw dun, nung lalaki na nandun, huwag nyo nang paproblemahin yung ano ha, yung pagkain ng mga bata tuwing Sabado o Linggo-Linggo. Kami na bahala sa pagkain. Wow! Sabi nyo nga, wow! Diba? Carl has nothing to do with it. Diba? Dahil yun saan? Sa mercy ni Lord. Ganun kasi siya kabait, kabuti. Diba? Ang hinihingi lang nila, ganito. Pero ano? Ano ang binigay? Wow! Dami! Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, damihan mo pa. Ito pa ang magandang verse.
Listen na, ito pa ang ito yung dapat itatak nyo sa sarili nyo. Sabi dyan, alam nyo ba't dapat tayong maging confident sa paghingi? Kasi sabi, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Amen? Parang ang hina ah. Amen? Diba? Sabi dyan, kung ang Diyos nga, naibigay niya yung anak niya na si Jesus, ano pa ngayon ang hindi niya maibibigay? Sagutin niyo ako. Kung naibigay yung precious son, di ba? Para sa ating lahat, ano ang hindi pa maibibigay ng Diyos? Wala. The problem is, we do not ask. Amen? Okay? Kaya dito, titingnan mo kung ano ba talaga ang tingin mo sa Diyos. Siya ba ay maliit o malaki? Siya ba ay madamot o generous? Siya ba ay galit o mabait? Di ba? So, yun ang tanungin mo sa sarili mo. Ano ang pagkakatingin mo sa Diyos? Diba? Tingin mo ba sa Diyos, kaya kang pasamahin sa water baptism? Yeah. Amen. Diba? Kaya yan ang dapat ang faith mo. Kaya sabi nga dyan, according to your faith, be it unto you. Anong verse yan? Matthew 9:29. According to your faith, be it unto you. Kaya makinig ha, magmula ngayong gabi na to, sabi mo sa katabi mo, magmula ngayong gabi na to, ito na ang hihilingin mo ha. O ano yun? Mas malaki, mas madami, mas malawak, mas mataas. Di ba? Amen? Amen. Dati, 2020, bago mag-lockdown, magkano ang baon mo? 20. Ay, 200. Narinig ko kay Berna. 200. Oh. Let's make it 300. Ay, 200 ba? Magkano baon mo, Buninay? 150. Ah, 50 lang. 50. Let's make it 70. Diba? Nung healing ka kay Lord, Lord, ganyan-ganyan. Diba? Amen? Amen? Halimbawa, ngayon, sa spiritual gifts, usapang spiritual gifts, meron ka na ngayon, nakakapag-tongues ka na. Hingi ka ngayon ng, Lord, gift of faith. Gift of interpretation. Lord, miracle. Ganon. Okay? Let's make it big. Let's make it wide. Diba? Let's make it more. Amen? Kaya tingnan nyo, sabi ni, ano, ni, sino nga ba yun? Sino yung negro? Ayan, si Miles Monroe. Sorry. Ayan, sabi niya dito, the greatest enemy of progress is your last success. Sorry, Lord. Sabi sa akin ng iba, negro daw. De joke lang. Si Romy kasi nagprobinsya, tingnan niya. Ayan. Okay? Ano ibig sabihin niyan? Di ba, wag ang pinaka-kalaban daw ng progress mo is your last success. Ibig sabihin niyan, it can be yung last answered prayer mo. Kaya hindi ka na humihiling ngayon. Ay, kasi nabigyan na ako dati. Eh, dati nung nag-revival, revive naman ako eh. Kaya hindi ako hihiling ngayon kay Lord. Hindi. Humiling ka pa ngayon. Amen? Kasi yung last success na yon, process pa rin yon. Di ba? Kasi He will perfect those things concerning you. Diba? Kaya keep on moving. Kaya sa gabing ito, ito na nga po, last na lang, diba? Kung yan man ay healing, kung ang healing mo ngayon ay healing, diba? O freedom, deliverance, ikaw man ay gusto mo ng peace, love, ng joy, huwag kang mahiyang humingi sa Diyos. Diba? Kung yung healing mo ngayon, salvation ng pamilya mo, huwag kang tamarin humingi sa Diyos. Amen po? Ilan ang pamilya mo? Ilan ang mama mo? Meron po kong isa. O kahit dalawa pang mama yan. Diba? Dalawa lang yan. Compare sa 3,000, 5,000, 10,000 na instant niligtas ng Diyos. Amen? Diba? Yung magnanakaw nga sa krus ng Kalbaryo, nakasama ni Jesus, naligtas niya in an instant. Ano pa kaya yung magulang mo? Amen? Kaya huwag kang magdududa. Humingi ka lang. Okay? So, in our conclusion, sabi nga dito, yan, si John Newton nga, di ba, kanina, kilala siya sa large asking. Ngayon, pag tinatanong siya, bakit ang hilig mo humingi ng napakarami?
Yan. Kinukwento niya madalas, ito yung tungkol sa legendary na si Alexander the Great. Paki-next. Yan, si Alexander the Great. Isang araw kasi, si Alexander the Great, meron siyang nakatagpong lalaki na ano yung na ano na parang magiging ano niya. Ang tawag dat ba doon? Biyanan. Sabi kasi nung lalaki, bigyan mo ako ng large amount of money at ibibigay ko sa iyo bilang kapalit na mapangasawa yung ano, yung anak ko. Okay? Kaya ngayon, ang sinabi nito ni Alexander the Great, sige, humingi ka lang sa treasurer ko. Bibigay niya sa iyo. Okay? Ngayon, sabi ng treasurer, sir, ano, isang araw, sir, ang laki. Ang laki nung ano, mahal na hari pala, mahal na hari. Ang laki nung hinihingi, nung lalaking yun. Diba? Na, halos ano, sabi niya, 10% lang, mahal na hari, okay na yun. Diba? Eh, ang laki talaga ng hinihingi nung lalaki, kapalit nung babae. Alam niya sinagot ni Alexander the Great, sabi niya ganito, sabi niya, no, replied Alexander, let him have it all. I like that fellow, you know. He does me honor. Alam niyo ba't binigay? Kasi he treats me like a king and proves by what he asks that he believes me to be both rich and generous. Diba? Kaya alam niyo, ganito ang conclusion ni Newton, ni John Newton. Newton concluded, in the same way, we should go to the throne of God's grace and present petitions that express honorable views of the love, riches, and bounty of the King. Amen po? Amen. Ulit ha, ang hari ba natin mapagbigay? Amen. Ang hari ba natin mayaman? Amen. Amen. Diba? Kaya, alam nyo po, yan. Kaya ang hari natin, ito nga si Jesus, alam nyo, siya ang hari ng mga hari. Hindi lang siya hari, siya po ang hari ng mga hari. Walang imposible sa kanya. Kahit ang kamatayan, natalo niya na. Diba? Kahit si Satanas, nabalian niya na, natanggalan niya na ng kapangyarihan. Kaya ano lang yang pinagdadaanan natin? Ano lang yang pinagdadaanan mo? Kaya itong gabi na to, anong dapat natin gawin? Just ask. Sabihin nyo nga sa katabi mo, just ask. Sabihin mo sa sarili mo, just ask. Diba? And at the end of the day, nakakatuwa, nakaka-bless. Kung halimbawa, ang bawat isa sa atin merong answered prayer, at tinanong tayo, anong sekreto mo? I just ask. Amen po? So ngayong gabi na to, humiling tayo sa Panginoon anuman ang mga pangangailangan natin.